ngay không bất cả những xí mưa Nà anh tìm tâm Pasi sa aking karanasan Barbero Isa sa pinakamagaan na trabaho Dito sa buong mundo sa Pilipinas makikita ang napakadaming at nagsulputang pagupitan nandyan ang pangmasa nandyan sa kanto at nandyan din sa mga palengke at yung mga iba nasa gilid lang ng daan meron ding mga nasa mall kung saan nagpapagupit ang mga sikat at mga may pera. Kumbaga, pangmayaman. May mga namamasugan. Mayroon ding mga nakikigupit. Mga nangangamuhan. Mayroon ding mga barberong kolektor ng mga gamit. At nandyan din ang mga nag-home service. Makikita mo sila kung saan-saan. Kung nasaan ang client, doon sila. At meron din nakapagtayo na ng kanilang mga sariling barbershop. Pero alam niyo ba mga kagunting, kahit sa dinami-dami na ng mga barbershop, pagupitan dito sa Pilipinas. Isa pa rin ang Pilipinas sa may pinakamababang singil ng gupit. Tumapangatlo tayo sa may pinaka-cheapest. Bakit? Tara alamin natin. May mga barbero dito sa Pilipinas na halos ibenta na ang sarili sa mababang presyo. Mas gusto yung pinipilahan. Mas gusto ang maramihan kaysa sa magandang quality. Ang rason, mahirap daw ang Pilipinas. Ang iba, talaga sadyang ayaw mag-upgrade. Yung iba, sarado talaga ang isipan pagdating sa price increase. Kaya kahit anong gawin naming promote ng barbering dito sa Pilipinas, kung ayaw talaga ng iba, wala kaming magagawa. May mga kasamahan tayong nagpropromote ng mga barbering, mga barberong Pinoy na nagpa-vlog para ipakita sa buong mundo kung gaano kagaling ang mga Pilipino pagdating sa gupitan. Sadyang may mga Pilipino talagang barbero ang ayaw umangat. Ang iba mas gustong hinihila ka pababa. Kaya minsan napapaisip kami, siguro sadyang maingit lang sila sa katawan o talagang ayaw talaga nilang itaas ang kalidad ng kanilang mga gawa. Kaya payo namin sa mga kapwa naming barbero dito sa Pilipinas, panahon na para itaas ang iyong kalidad ng iyong mga gawa. Huwag kang mahiya, ipagmalaki mo. Pilipino ka, di ba? Kaya, huwag mong hayaan na ipamigay mo lang ang serbisyo mo sa murang halaga. Lagi kung ba't ka nagsisimula.